Ang kapitana, iyan ang bansag sa kanya. Patron ng mga magdaragat. Noong panahon ng Kastila, isa sa mga barkong galing sa Acapulco ang inabot ng bagyo sa gitna ng Pasipiko. Ilang araw silang inanod sa dagat, naubusan ng tubig, ng pagkain. Sakay ng barkong iyan ng kapitana, o Nuestra Señora de las Naves. Isang umaga, napansin nila na ang mukha ng kapitana ay nakabaling sa ibang direksyon. Inayos nila ito. Napukasan, nakaharap na naman ang kapitana sa nasabing direksyon. Para bang may gustong ipahiwatig. Kaya ang ginawa nila ay pinaling nila ang barko sa direksyong itinuturo ng kapitana. Wala pang kalahating oras, nakatanaw sila ng lupa. Iyon ang bayang ito, ang Talisay. Simula noon, ang kapitana naging patnubay ng mga taga-Talisay. Natigil ang pandarambong dahil kapag daw lumulusob ang mga pirata, ayaw pumutok kanilang mga kanyon at baril. Hanggang ngayon, patuloy pa ang himala ng kapitana. Kaya ganoon na lang ang debosyon ng mga taga-Talisay sa kanilang patron. Para silang mga batang hindi malaman ang gagawin para mapaligaya lang nila ang kanilang pinakamamahal na ina. Last na natin yun. Bukas pupunta ako ng Talisay. Kwan, pamanhikan. Mamamanhikan ako. Yun. Father Joe, yung underground chapel ba ninyo, nasan ba yun? Pwede bang makita? Ah, yun? Dito tayo. 200 years old na ho ba yun? Sino yan? Nakatira yan sa gubat. May diferensya sa utak. Hindi. Matino yan. Nangangalap ng orchid sa bundok. Ibinibenta sa palengke. Anong kailangan mo? Eh, may sasabihin lang po sana ako sa kapitana. Ay, sige na, sige na. Sige na. Huwag mo hahawakan. Huwag ka nanulak. Alis na. Ano? Alis, alis na. Alis. Hihilingin ko lang sana sa kapitana na pagalingin yung anak ko. Lorena, bakit? Wala, auntie. Iwan mo sa akin to, akong bahala. Salamat. Bagay noong Maria, napupuno ka ng grasya ng Panginoon sa isumasay. Bukod ng pinagbata sa babae. Lorena, ano ba? Base, pakita sa Manila. Si MAC to. Thanks. Lani, please. Ganto pare, bibigay ko sa'yo yung numero ko, ha? Sino to? Hello? Si Mr. Legazpi, pwedeng makausap? Lumabas sandali. Sino to? Sino to? Secretary niya? Hindi. Is this Lorena? Hindi. Kapatid niya. Sino to? Girlfriend niya? Hindi. Business associate. Long distance. Your future sister-in-law. Celosa. Hello, Mayang? Hi, Gary. Bukas na ang piyesta.
Oo, alam ko. Gusto ko lang kasing malaman kung... Pinapatanong kasi ni Ate Lorena kung... Anong oras ka dalating? Oo, nag-usap na kami. Ay, talaga? Akala ko galit siya sa'yo. Talaga bang magtatrabaho ka na para sa lolo ko? Sino may sabi sa'yo? Narinig ko, pinag-uusapan ni na lolo at daddy. Alam na ba ng ate? Ah, of course, alam na na yun, ano? Siguro tungtuwa siya, no? Ah! O bakit? Mayang? Ano ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Wala. Sige, bye. Ano ka ba? Bakit naman ginawa mong telephone booth itong kumpisalan? Hindi ka na ba kinilabutan? Bakit hindi ka pumaris doon sa kapatid mo si Lorena? Tignan mo, tumutulong sa amin. Dahil alam niya kung anong dapat gawin ng isang taong matino ang pag-iisip. Hindi na kinakailangan sabihan. Hindi ka tulad mo. Ikaw, sa halip na makatulong ka... Ako na naman nakita niyo. Bakit si Lorena hindi niyo pinupuna kahit anong gawin? Sabagay, auntie. Sanay na ako eh. Mula nung mamatay ang mama. Lahat kayo. Lagi na lang si Lorena ang pinakamaganda. Si Lorena ang pinakamabait. Si Lorena ang pinakamatalino. Mayang, hindi naman sa ganon. Sana mawala na sa buhay ko yung Lorena ng yan. Para mawala na rin ang problema ko. Mayang. Kanya. Gusto ka kasing makausap ng matanda eh, bago dumating yung mga bisita niya. Ano? Sige na, sakay na, para makapagbihis ka pa. Alas 8 flight natin eh. Pare, doon lang tayo makita sa kondo ko. Pitin ang takbo ko eh. Pero Gary... Sige na, doon na! Uy! Gary, sabihan mo na ang bahala sa'yo, ha? May lakad pa ako, eh. Sige. Sige. Uy, liga dito. Larry. Ma'am, nandito nun si Gary. Kamusta, Gary? Kanina. You're looking good, eh, ho. Looking good. That's right. Ito naman yun, di ba? Si Gary. Dad, si Gary nandiyan na. Ay, excuse me, ha? Sandali lang. Gary! Ah, okay talaga dito. Ano nangyari doon sa kaso si Blanca ni Mayang? Alan, andyan si Gary. Wala pa yung show. Matagal. Lorena, baka lumuhay ang mga mata mo, ha? Oh, Gary! Oh, Alan, tignan lang kasi siya. Ito na, pare! Sige. Kaya na rin. Alan, sandali. Alan, dali, ha? Sige, ha? Oh, Gary, si Congressman... Congressman Claudio. Hello! Hindi ba ikaw yung anak ni... Excuse me, Tito Bernie. Dad, hiramin ko muna itong bisita niyo. Sige, excuse me. Teddy. Hindi ba yan yung anak ni Legaspi, dating aide ni Senator na nabalik sa beach house? Si Monching. Kamukhang-kamukha na yun. Kausap ko pa yung daddy mo, nakakaya, di ba? Teka muna, sandali lang. Sino naman ba yung kasama mo kagabi? Bakit? Ano naman ba ang pinagsasabi sa'yo ni Mayang? Ha? Mula nga nung naging girlfriend kita eh, iniiwasan ko na lahat ng mga babaeng lumalapit sa akin. Nyabang nito. Ngayon pa, napamayag ka na magpakasal sa akin. Nyabang mo talaga. Ba't sasabi na ba tayo ngayon?
pero kinakabahan ako. Baka hindi sila pumayag. Alam mo na, Papa, empleyado lang naman ang lolo mo. Ano ka ba? Eh, good shot ka naman kay Daddy eh. At saka ako naman magtitiis makisama sa'yo, no? Hindi sila. Hmm? Gary, kakausapin ka na ni Senador. Alam kong akong sinisisi mo sa pagkamatay ng iyong ama. Eh sana, hindi ang aking apo ang tanging dahilan ng iyong pagbabagong loob. Di ha. Naintindihan ko na ho ang ginawa ng Papa. Ibinuwis ho niya ang buhay niya para sa inyo. Alam mo, Iho, eh may panunumbat pa mga salita mo eh. Hindi naman ho sa ganun, Senator. Ang sinasabi ko lang ho... Alam mo, Iho, mabuting tao ang iyong ama. Kilala niya ang kanyang sarili. Sana, ikaw din ay gayon. Kung hindi, pareho lang tayo mahihirapan. Nakakalimutan ko na ho ang hininakit ko sa inyo. Bata pa ho ako nun eh, kaya hindi ko ho naintindihan ang mangyari. Ay! Sorry. Sorry, Lolo. Eh, hindi dito ang kusina, Iha. Diyan lang. Basta simbahan, hindi tayo magdadalawang salita niya. Pabalik na si Mayo. Oh, Senador. Teddy. Bakit hindi kayo nagpunta sa Pink House? Kailangan ko ba bang magpadala ng imbitasyon? May bisita rin kami. Teddy, kailan naman tayo pwedeng magsalo-salo? Para naman makapag-usap tayo. Dandy, didiretso yun na kita. Disidido na ako. Kompleto ng mga papeles at ebidensya laban sa'yo. Senyor Gobernador, sana nang banggitin namin sa'yo ang tungkol sa bagay ay nakinig ka. Ngayon ay huli na ang lahat. Napakarami mo ng perwisyo na ibibigay sa lalawigan ito. Bale, walang bahala rito. Sorry po, ya. Sa ang kapitana. Oo. Para kang hindi taga-Talisay. Marami na siyang ginawang milagro. Hmm.
Tabi, boy, tabi. Si Charmaine. Shota ni Jude. Nandigaw yung si Jude kay ate. Alam ko. Binasted. Alam ko. Kaugalian. At tao ng tradisyong minanapan namin sa aming mga ninuno. At bilang nakatatandang babaeng Cristobal, inaalay ko po ito sa inyo. Sa ngala ng aming pamilya, aming pinakamamahal na kapitana. Yan ang dugo ng Cristobal. Hitik na hitik sa ruby. At higit sa 100 taon ang tanda niyan. Hindi masukat ang halaga niyan. Hindi bali ang halaga sa salapi. Ang totoong halaga niyan ay misto lang duguyan ng mga Cristobal. Yan ay tanda ng kanilang karangalan bilang isang pamilya. Sige ho, salamat ho. Makikirana po. Makikirana po. Saan ba nagbibigay ng alas ang pamilya niyo? Sinusoli din yan pagkatapos ng posisyon. Mayang!
Sige. Balay mo yung dyan. Teka! Parang awahin naman ko siya saktan! Sado ka! Gary! Gary! Nangyayap! Matagas ka! Buti siya saktan! Parang awahin niya na! Tapusin na yan! Ako! Nililipos mo ng bata yan! Oo, sagot ko! Storbo lang yan! Sige na, yari na! Gary! Bo! Uy! Buhay ka, no? Nasaan ka? Nako. Lumabas ka na. Wala na sila. Buhay ka, Gary? Dito. Anong ginagawa mo rito? Ikaw muna, ako una ng tanong eh. Hindi na bali yun, tulungan mo na lang ako. Tulungan mo na lang ako. Tulungan mo ako, dali. Dali, ano ba mo? Dahan! Dahan, dahan! Pakaya. Kumayan! Ano mo?
Tutubo rin yan. Mamamatay na ako rito eh. Gary, nasaktan ka? Bakit? Magsama ka ng mga bata ko dito. Hindi, dapat ate, relax ka lang. Hindi pa tayo nakakasiguro eh. Kaya mo, tatulong ko si Martinez, ha? Sandali lang. Pantay kayo. Martinez. Oh, standby. Sandali lang, ha? Sandali. Nakakasiguro ka bang kasamang dinungkot si Mayang? Hindi, sir, eh. Pero malamang. Si Lorena lang ang nakita ng mga eyewitness. Ah, sige. Oh, boboy, come back. Oh, nakita mo na, ate. Hindi pa tayo sigurado. Kaya... ate, yun naman si Gary. Nagpakabayan ni Hayun. Pati siya, natangay. Inabot namin. Pero hawak na nila si Lorena, eh. Kaya hindi naman namin pwede paputukan. Unyeta! Ang dami-dami ninyo! Bakit niyo pinabihan? Teddy? Sir? Sir, suwa to para sa inyo. So, si Captain Pubokan pala in charge sa rescue team? Yes, sir. Good. Senador, Teddy, terribly itong nangyari. In-alert ko ng Provincial Command kung kinakailangan ng reinforcement. Ready sila anytime. Maraming salamat, Dante. Pero titingnan muna namin kung anong kaya namin gawin. At pag kinailangan namin ng tulong, tatawagan kita. Nasa bahay lamang ako. Gusto kong matapos lang ang gulong ito. Dandy! Pa, bakit ninyo tinanggihan ang alok ni Dandy? Iha, ipaubaya mo na sa amin ang politika. Kanton, ibalita ninyo na may pabuya sa sino mang makapagbibigay ng informasyon na makatutulong sa pagliligtas kina Lorena. 100,000 piso para kay Lorena. Isang daang libong piso para kay Mayang. 100,000 piso para kay Gary. 100,000 piso para sa kapitana. Paano ang dugo ng Cristobal? Isang daang libong piso para sa dugo ng Cristobal. Taka,
Babalikan ko isang amoy yung. Mukhang hindi natin napuruhan eh. Tarantado ka, bakit ngayon mo lang sinabi? Oh, ano pa hinihintay mo? Sige na! Dali nyo! Si Lorena. Nasa kampo na, sir. Nakialam yung boyfriend, pero inayos ko na. Si Gary? Niyari niyo si Gary? Di ba sabi kong iwasan yung pumatay? Sir, anong gagawin mo kay Lorena? Papakain ko sa pating. Naka-lock yung van! Aray! Aray! Sorry! 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 Ikaw kasi! Buntot ka ng buntot! Anong buntot ng buntot? Hindi ka naman dapat sumakay ng van! Sumakay ka! Bakit akala mo ginawa ko yun dahil sa'yo? Oo! Sabi mo hindi! Hoy! Anong akala mo? Porket gwapo ka, akala mo na! Ano ka mo? Ano kinalaman ng gwapo dito sa usapan natin, ha? Malaki! Dahil kung hindi dahil sa'yo... Okay, ito mo na! Eh di ikaw din ang umamin. Umamin? Na oo! Ano? Na kaya ka sumakay sa van dahil sa akin! O bakit masama? Oo! Dahil ikaw lang bahing alam kong hindi naman kinikidnap pero nagpapakidnap! Bolo ko! Amin na nga yan! Ako na! Amin na! Ako na! Amin na! Base? Ikaw maingay! Mga tao! Balik-balik na tayo ah. Pabalik-balik din naman yung sinusundan natin eh. Insan! Dito!
Noel, sasaglit lang ako sa bayan, ha? Huwag kang pupunta sa gubat. Lalo na sa may guho, baka matsyempuhan ka ng mga tulisan. Mangingisda lang ho ako. Nay, sabi niyo, mabait sa inyo si Aling Lorena. Hmm. Bakit di niyo sabihin kina Mayor yung nakita niyo kagabi? Kung gagawin ko yan, madadamay tayo. Magmula na namatay ang tatay mo, wala na akong pakialam. Pero nay, mga tulisan din ang pumatay kay tatay, ah. Anak, namatay sa pangingisda sa dagat ang tatay mo. Pinatay si tatay dahil may nakita siyang mga kalokohan dyan sa gubat. Sino may sabi sa'yo? Nakipagkita ka na naman doon sa baliw na yan. Hindi baliw si Mang Agno. Sinabi ko na sa'yo. Kagaya din natin siya. Tumigil ka, ha? At huwag kang pupunta sa gubat. Sige, alis na ako. Basta huwag kang lulusong sa dagat. Mabuti pa ng buhay ang tatay. Walang bawal. Hindi ko napapansin ang kapansanan ko. Ngayon, parang laging yung sinasabing hindi ako. Inay, pili nga ako, pero may silbi naman ako. Anak, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Alam ko. Ayoko lang mawala ka. Ikaw na lang natitira sa akin. Nasak niyo na ang bitag ko. Papasukin niyo pa ang bahay ko na walang pasintabi. Pasensya na ho kayo eh. Hindi ko sinasadya. Muntik pa nga ho ako mamatay sa bitag ninyo eh. Eh tatanga-tanga ka! Ang mga walang alam sa gubat hindi dapat pag-alagala. Diba? Mga kasamaan ko yung mga tulisan ano? Hindi ho. Taga Maynila ho kami. Eh ano nga? Sa syudad naman ang gagaling karamihan mga tulisan ha? Pati yung hanap buhay ko pinipiruin sa dyan. Baka naman ho. Kaya nasira ang bitag nyo dahil mahinang klase. Anong sabi mo? Tingnan nyo. Nahulog siya sa bitag. Pero buhay pa siya. Ni hindi mo lang nagalusan. Mas malaki naman ho siya kaysa sa baboy damo. Talaga kayo nakatira? Oo. Talagang dito kayo nakatira? Oo. Mag-isa? Oo. Ito ka ba? Bakit ho? Nagtatago ho kayo? Bawal lang mausisa sa gubat na ito, ha? Taga Maynila. Baka gusto magpalit ng damit, ha? Ito, malinis to. Wala mo to. Alam nyo ba? Dati. Ang gubat na ito eh, kanlungan ng mga
biktima ng batas ng tao. Tanong pa ng Kastila. Dito na tumatakbo ang mga taong hindi mabigyan ng katarungan sa kabiyasnan. Ngayon, kung sino-sino na ang mga demonyong pag-alagala dito, ikinukubli nila ang kanilang mga katarantaduhan sa suhal ng gubat. Ngayon, pati ang gubat ay biktima na ng kabaliwan nila. Pwede bang bilhin ko na lang 'yung baril ninyo? Anong gagawin mo sa baril ko? Paglaban mo sa mga tulisan? Taga Maynila, bumalik ka na lang sa bayan. Doon ka humingi ng tulong. Yan lang ang pinakamabuting magagawa mo. Salamat, ho. Yung bang kapatid mong dinukot ng mga tulisan, eh? Si Garen? Oho. Pero mas maganda ho siya. Ang ganda nito, Piyok. It's a perfect moment. Alam mo ba kung ano to, Piyok? It's perfect. I'm perfect. Naintindihan mo ba ako, Piyok? Yes, sir. Nakikita mo ba yung bata sa bangkang yung Piyo? Tiyak, pag nakita niya ako, hahanga siya sa akin. Sa tindig ko, sa bihis ko. Kaya palagi ako nagpibihis ng maayos, kahit na nasa gubat ako, para hindi ako alangan sa kagandahan ng paligid ko. Pero sayang, yan lang ang makikita niya. Hindi niya maintindihan kung anong nararamdaman ko kahit na kailan. Alam mo kung bakit? Isa siyang animal, isang hayop. Yun ang hirap sa aking katayuan. Napapaligiran ako ng mga hayop. Si Mayang. May radio contact na kay Mayang. Mayang? Mayang? Nasaan ka? Nandito kami sa... gubat. Siyempre sa gubat! Amin lang nga yan. Ako na! Ako... Alam naman ng lahat nandito tayo sa gubat eh. Alam mo ba ang direksyon? Alam ko. North. West. Kari. Ah.
ka ba? Halika na! Halika na! Baka may tumating na! Halika na! Kinukuha ko yung baril! Papa, wala akong kinalaman sa pinagsasabi mo. Yung kagaguhan mo dito, ginawa mo, hindi mo sinasabi sa akin. Shabu, pampapirwisi sa mga tao. Ang illegal laging mo, hindi. Pa, tanda mo, hindi ka magiging gobernador kung hindi dahil sa kagaguhan ko. Pag may sabit ka, sino tinatawagan mo? Hindi ba ako? Dahil kailangan mo ang army ko. Tarantado ka, Jude. Si Lorena yun, ah. Sira na ba ulo mo? Pa, relax lang. Para sa'yo lahat ito. Para sa akin? Oh, hindi mo na ba naisip kung anong laking iskandalong ginawa mong ito? Tatlo-tatlo pa pinapatay mo. Tatlo? Isa lang. Sigari, pinatay niyo. Hindi may iwasan. Si Mayang, ano nangyari sa kanya? Mayang? Yung kapatid? Wala akong kinalaman sa tomboy na yun. Nakitaan ko. Nabusungan ko, pare. Oh. Wala mo itong. Hindi, oh. Hindi, meron. Ano, korte lang. Baka naman pwede yun, pare. Meron nga eh. Kaya lang alit. Pwede ba yun? Masasakit mo pa eh. Kailangan mo ang tiyan eh. Wala mo itong. Hindi ba bayo, pare? Thank you.
matapang ka ba? Depende sa sitwasyon. Ang tunay na matapang, walang pinipiling panahon. Sabi ko na nga ba, duwag ka din. Jude, cool ka lang. Alam mo ba, kahit na mabahing ako, sasabog si Charmaine, sasabog ako, sasabog ka. Ni isang buhok, walang matitira sa atin. Pero hindi kami takot mamatay. Alam mo ba, tinitignan ko ang sarili ko sa lamin. Sinasabi ko, Jude, ang tapang mo talaga. Ang tigas mo, pare. Dininerbios ka ba, Martinez? Hindi. Ano? Off ko na? Bahala ka. Sabihin mo lang. Iti-disconnect ako. Sige. Sinabi mo eh. Sigurado ka si Martinez yung nakita mo? Sigurado. Kailangan gabi ko siguro ng kampo. Para madilim. Baka kung ano na nangyayari kay ate, puntahan na natin ngayon. Anong natin? Ako lang. Hindi ka sasama sa akin. Kailangan mo ng tulong. Hindi na. Sagabal ka lang. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagligtas sa'yo sa bitag. Ano? May utang na lubok sa'yo? Tigilan mo na nga ako, pare-pareho kay mga Cristobal. Tinatalo niyo yung pamilya namin sa utang na loob. Ano sinasabi mo? Galit ka sa pamilya namin? Bakit? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Wala. Pinaaral lang naman ako ng lolo mo. Kaya kailangan magtrabaho ko para sa inyo. Wala namang pumilit sa'yo ah. Ginawa lang yun ng lolo dahil itinuturing kanyang kapamilya. Pamilyang handang magpakamatay para sa kanya. Siguro matutuwa na naman ang lolo mo at may mamamatay na naman para sa kanya. Sabi mo sa lolo ko, kinalimutan mo na yun. Ipokrito. Doble kara. Sinungaling. Hoy. Ayoko nang pag-usapan nyo na. Isa pa, wala ka namang kinalaman doon. Kaya nga. Bakit pati sa akin galit ka? Wala naman akong kinalaman din sa galit. Ako si Noel, kaibigan ni Mang Agno. Yung nagpairam sa'yo ng damit, gusto kong tumulong sa inyo sa pagligtas kay Aling Lorena. May alam akong lungga, papunta sa guho. Sa kampo ng mga tulisan. Saan? Nagugutom ako. Sandali.
Ano ba talaga nangyari sa tatay mo? Sinabi ko na huwag na natin pag-usapan. Mahal mo talaga si Ate Lorena, no? Kasi madali lang naman ang problema mo, eh. Kung galit ka sa pamilya namin, di lumayo ka. Mahal ka rin ni Ate. Mahal din kita. Magmula nung magkaisip ako, minahal na kita. Ayun. Nasabi ko na. Kalimutan na natin. Tagal naman ng batang yan. Ngayon ka lang makakapasok sa factory ko, no? Ngayon mo lang ako inimbitahan, eh. Hayaan mo. Ngayon nasubok na kita. Mas madadalas ang pagpunta mo dyan. Dapat pala na isama si Mayor dito para nakikita niya kung saan napupunta ang tax ng mga tao. Aray! Ano ba? Aray! Jude, ayoko masabit dito. Masarap po yan. Masarap. Bakit? Masarap naman ah. Hindi naman tunguod ang pinoproblema ko eh. Si Ate Lorena. Kasalanan ko lahat ng gulong to. Salos na salos ako sa kanya, Gary. Sinumpa ko siya. Sumumpa ako na sana mawala na siya. Sumumpa ako sa harapan ng kapitana pa. Walang ginawang masama sa akin si Ate Lorena. Pero galit na galit ako sa kanya noon. Nainggit ako. Mayang,
Mayang, hindi mo naman kasalanan eh. Mahal ko siya. Mahal ko si ate. Madalas nagsiselos ako sa kanya. Kaya inilin ko sa kaptana. Naalisin siya sa buhay ko. Ikaw naman kung magsalita ka. Kung ituring mo si kapitana, parang personal bodyguard mo. Kung gagawa siya ng himala para sa'yo, para kanina man. Hindi naman ganun kadali yun eh. Hindi naman basta-basta. Noel, saan ba yung tunnel na sinasabi mo? Ayan, oh. Bumalik kayo sa bayan. Humingi kayong tulong. Sige na. Sige na. Umalis ka na. Punta ka sa bayan, humingi ka ng tulong. Sabi niya tayong dalawa humingi ng tulong eh. Hindi. Ang sabi niya, ikaw. Ikaw lang. Sige na. Sabi niya tayong dalawa eh. Bahala ka.
Wala! Baka nakalabas na! Nailigtas mo na sana si Ate. Nakakala ko na matay na si Lorena. Di ako sumunod. Kasama ko si Martinez. Martinez, buti na lang. Tana, ayos ka na. Ligtas ka na, Lorena. Base, Martinez. Base, Martinez. Come in, si Mayor to. Mayor, si Martinez ito. Nailigtas ko na si Lorena. Sabubat niya. Tawa! Tawa! Diba sila? Wala akong tuta! Kaya ba kayo nagsasaya na? Si Mayang, nakita na ba? Si Gary? Senador, nakita na ang inyong apo. Ang kapitana, nakita na ba? Senador, halos nakatitiyak na tayo na wala sa kamay ng mga tulisan si Mayang at saka si Gary. Ang tinatanong ko, ang kapitana. Si Senador naman, ang mas mahalaga ay ang inyong mga apo. Ang kapitana kung tutuusin eh, estatwa lang naman yun ah. Estatwa lamang? Hoy, Canton. Ang kapitana ang ina ng bayang ito. Sa kanya inaalay ng mga tao rito ang kanilang panalangin. At sa kanya rin idinadaing ang kanilang mga himutok. Ang kanilang mga kahirapan, ang kanilang kalungkutan. At siya rin ang patnubay ng kanilang mga pangarap, ng kanilang mga pag-asa. Oh, natutuwa ako na ligtas ng apo. Pero lalahanin ninyong lahat na nawawala pa rin ang pinakamamahal na ina ng Talisay. Papa, nandito si Dandy. Pero mga ako ka sa akin, ang puso mo. Huwag ko na kayang patuloyin. Al contrario. Andiyan si Dandy? Dapat nga, Gloring Iha, patuloyin mo. Dapat nating pakinggan kung anong nasa isip niyang si Gobernador
Dandy Aniceto. Gary, alam ko hindi mo ako naririnig. Pero gusto kong malaman mo, mula nung una kitang makita, nung pumunta ka sa bahay namin para ipakita yung high school diploma mo sa lolo ko, kwan ka? Inbang, ang ganda mo. Kaya lang, siguro, mapipikon kayong mga lalaki pag tinawag na maganda. Pero ikaw, ang ganda mo talaga. Parang, kayang-kaya mong gawin kahit ano. Kahit ano. Gaya ng pagsaklolo sa akin sa paggabihag ng mga tulisan. Parang sa comics. Tsaka sa pelikula. Kaya lang sa pelikula, ang sinasaklolohan ng bida, yung tulad ni Lorena. Pero di bale, ako naman ang sumaklolo sa bida. Mapanganib ang apoy dito. Baka makita yan ang mga tulisan. Anong balak niyong gawin ngayon? Kailangan dalhin siya sa bahay para magamot ni nanay. Bakit mo sila tinutulungan? Dahil kailangan nila ng tulong. Sige. Tulungan natin itong mga taga-Maynila. Patayin mo yung apoy. Magandang gabi po. Abalahin lang po namin kayo. Nahuli ko! Nanghiya ka, kasabot ka pala nila! Tumayo ka! Tara, takan po. Duda ko dito kung Martinez. Easy ka lang. Huwag kang pahalata. Dininamita nila lahat ng koral. Kumonti ang mga isda. Nagsialis ang mga mangingisda. Pero kami na natili dito sa bahay pating. Pareho kami ng asawa ko. Gusto namin sa ganitong lugar. Tahimik, malapit sa dagat. Kailangan mo ng pahinga. Dito ka muna. Lorena! Lorena, patay na! Sa asawa ko yan. Basa ang damit mo at sirang-sira. Si Agno ang nagbihis sa'yo. Magpapaalam na ako. Dito ka na kumain, mami, ang tangali. Makakabala lang ako. Panguhuli kita ng malaking isda. Salamat ha, pero magpapaalam na ako. Taga Maynila. Kung ako sa'yo, maghihintay na lang ako sa may mga kapangyarihan. Baka hindi ka naswertihin sa susunod. Para hindi ka naman masyadong mag-alala. Magmamanman ako sa kampo. Pagka nakarinig ka ng dalawang sunod na putok. At pagkatapos dalawang sunod na putok ulit. Ang ibig sabihin nun, buhay ang mahal mo. Ah.
pagsama na lang si Mayang sa bayan. At pagkasabi na lang din ako kay Mayor na nasa kampo ako ng mga tulisan. Ayoko! Sama ako sa'yo! Eto ka na naman, oh. Ang tigas talaga ng ulo mo! Bakit? Sino ka ba? Tatay ko? Hindi. Kaya baliwala ka sa'kin. Talagang hindi mo ako tatay! Hindi mo ako asawa. At hindi mo ako kasintahan! Hindi mo rin ako kaano-ano! Ha? Kaya pwede ba lumayo ka na sa mukha ko? Maliwanag ba? Ha? Alagaan mo nanay mo, ha? Hoy. Ikaw na lang ang inspirasyon nun sa buhay. Pwede namang hindi ako lang, eh. Tapatin mo ako, Noel. Maaari kayang magustuhan ako ng nanay mo. Siguro. Maaari. Pag nag-ait ka siguro ng konti, tsaka pag naligo ka. Umuli ka ng malaking isda. Pabalik ako sa bahay, pating. Kainin natin huli mo. Kasama nanay mo. Talaga? Bahala na. Alam gusto mo, ko lang. Gusto ko sana. Pero... Sige, sige. Sorry. May sasabihin ka? Sige, mauna ka na. Hindi. Sorry. Ikaw na lang. Mauna ka. Okay, mauna na ako. Gusto ko sanang humingi ng dispensa sa'yo. Okay ka sa akin, Mayang. Ha? Pero kaya lang, parang parati mo akong ginigit-git. Kaya, kuminsan natutulak din kita. Lahat ng gawin ko, eh, mali. Lahat ng sabihin ko sa'yo, nagagalit ka. Alam ko. Gustong-gusto ko kasing gumaan ang loob mo sa akin, eh. Alam ko, baliw ako. Para isipin kaya kong kompetensyahin si Lorena. Gusto kita, Mayang. Totoo yan. Magana ang loob ko sa'yo. Friends? Friends. Patay na si Lorena. Ikaw, Gary, palagay mo? Kung ganun kasalanan ko. Bakit naman? Yun ang problema, eh.
ayokong kilalanin kung saan ako nanggaling. High school pa lang ako, kinahihiya ako na taga-Talisay ako. Nakikiusap nga ako kay Papa kung pwede sa Manila na lang ako mag-aaral. Pagdating ko sa koleyo at pag-graduate ko sa college, ayoko nang bumalik. Ayoko magtrabaho para kay Papa. Galit na galit siya. Away kami. Nang namatay si Papa, hindi man lang kami nagkausap. Manila boy kasi ako eh. Ang tawag nga sa akin ni mga Agno, taga Maynila. Eh, hindi naman ako taga Maynila. Hindi naman ako taga rito. Taga saan ako? Gary naman, kung nasa ng puso mo, dun ka. Alam ko naman ang puso mo na kay Lorena eh. Kaya nandito pa rin sa Talisay ang puso mo. Nawala na silang lahat. Nawala na si Lorena. Ang kapitana. Lahat sila wala na. Alam ko kung nasaan ang kapitana. Alam na ni Lorena ikaw. Tarantado. Sinabi ko nang... Wala akong magagawa. Nakita ko ni Gary at ni Mayang. Ano? Pumasok sila sa laboratorio ko para iligtas si Lorena. Mailigtas si Lorena? Hindi. Papayag ba naman ako? Dali mo siya rito. Ako. Kunin mo nga yung babae. Si Martinez. Tawagin din. Kuya Gary, maraming pating sa lugar na to. Gary, ingat. Ingat sila sa'yo. Thank you.
Lorena, iha. Malaking pagkakabaling nangyari ito. Ito si Jude. Alam mo naman ang ugali niyan. Iha, pag-usapan natin mabuti ito. Ano pang dapat pag-usapan? Gago! Tarantado! Pabaya mong ayusin kong gulong ito na nagmula sa kagaguhan mo. At kapag naayos ko na ang gulong ito, may malaking pagbabago sa buhay mo. Adik. Lorena, iya. Pag-usapan natin ang kung paano kayo may babalik sa bayan. Gob. Ako na mag-atid kay Lorena sa bayan. Anong palagay mo sa akin? Tanga? Katulad itong anak ko sugapa. Bakit mo niradyo kay Teddy na iniligtas mo si Lorena? Hindi mo alam yun. Pako! Piyok! Relax ka lang, Jude. Patay ang tatay mo. Jude? Na ako. Sino pang tatawag sa akin ng tarantado? Ayan, siguro naman gagawa na siya ng milagro. Test natin si Lorena. Ba't ganyan ka magsalita? Parang sinisingil mo ang kapitana porket sinagip mo siya. Alam mo, tingin ko, hindi ka naman sa pamilya namin may galit eh. Galit ka sa sarili mo. Naalala mo yung sinabi mo sa akin kanina? Nag-away kayo ng tatay mo. At namatay siya nang hindi kayo nagkakasundo. Siguro napapagod na rin ang papa mo sa kabilang buhay. Alam ko, pinatawad ka na niya. Ganun naman ang mga magulang eh. Pakawalan mo na siya. Para matahimik kayong pareho.
Ay, ano to? Bakit nandun to sa kapitana? Nay, bakit? Nakakalakad ka na, anak. Nakakalakad ka na, anak. Anak! Mayang! Nakakalakad na ako! Nakakalakad na ako! Si Mang Agno, dapat may dalawang putok pa. Buhay si Lorena? Bayan para humingi ng tulong. Pangako mo sa akin, hindi ka susunod sa akin. Ha? Narinig mo ba ako? Oo, naririnig ko. Hindi naman ako bingi. Mangako ka na hindi ka susunod sa akin at pupunta ka sa bayan para humingi ng tulong. Mangako ka! Mayang? Oo na. Nangangako ako. Aling Waning, bahala na ho kayo kay Mayang. Narinig man ho ninyo yung pinangako niya sa akin. Salamat ho. Sige. Wala ka lang. Kailangan ko tiwala mo. Nakita ko si Martinez. Ano ba kayo? Ha? Tinira nila si Martinez. Natural, titirahin. Dahil buko na eh. Sinabi ko na sa kanya eh. Gago. Humirit pa. Sinabi ko lang malapit na siya sumabit eh. Ayun, hindi lang sumabit ang gago. Dinoble cross niyo si Mayor. Dinoble cross niyo si Jude. Antakan niyo talaga. Kahit saan kayo sumuot ngayon, patay kayo. Doon ko nagkamali. Doon ko nagkamali, Gary. Lahat tayo patay. Itong buong kampo, tinamnan ko ng bomba. Idea ni Martinez. Panig
siguro lang. Eto ang switch. Meron pang isa sa bintana ng bodega ni Jude. Kapag kapinindot ko, boom! 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 Magiging impyerno ang buong kampo. Bibigyan kita ng 30 segundo. Takbo na pare. Wag! Sandali! Ililigtas ko muna si Lorena. 30 segundo lang. Kapag pinagtagal ko pa ang gabi, takilid. Nakita mo nangyari kay Martinez. Kaintay. Ayun, nasilat. Walang pera yan. Tara. Gary. Sa bodega. Bayani, dinalaw na naman tayo. Sir Main, maglibang-libang ka muna sa labas. At ako naman ang maglilibang dito. Ngayon ka magpakabayani. Pasensya ka na, ha? Mahilig ako magbiro. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita papatayin. Tingin mo. Hindi ka naman pala maganda sa malapitan. Bakit ayaw mo kay Jude? Okay naman siya. Exciting. Hindi ka tulad mo. Boring. Ang yabang mo ah. Ba't ayaw mo magsalita? Ayaw mo akong kausap? Kala mo kung sino ka? Humarap ka sa akin pag ginakausap kita! Leche! Taratado ka talaga. Winasak mo ang laboratorio ko. Alam mo ba kung magkano nawala sa akin? Ni ikaw, hindi mo kaya bayaran. Alam mo ba kung magkano isang gramo ngayon? Ha? Oh! Ako, tignan mo ako ano yun. Oh!
Susay ko rin mo, nandun sa loob ng jacket niya. Dali, doon. Kaliwa! Kaliwa! Nakubulo! Ari! Baka huwag ka tumunga nga dyan! Awakin mo tong isa! Ayaw! Babaw mo, ama! Lente! Adik! Ama na! Bantay mo yung bayani sa kapila. Aayusin ko lang ang dalawa. Rito, tapakan mo to. Ito. Ha? Ay, susi. Dali, amin niya. Anong ginagawa mo dito? Thank you.
ng bala, no? Ugh.
alay mo sa kapitana. Huwag na. Diba ang tradisyon? Ang nakatatandang Cristobal ang dapat mag-alay. Hindi ka nga nakakatanda, pero mas karapat-dapat ka. Alam mo bang, pinagdasal ko na sana iligtas niya si Lorena. Alam kong hindi mo gagawin. Ang pangako mo sa akin, hihingi ka ng tulong at hindi sumama sa akin sa loob ng kampo ng mga tulisan. Kaya hiniling ko sa kapitana ang iligtas ka. Ipinangako ko sa kapitana na kapag kaliligtas ka na niya, iaalay ko sa kanya isang bagay na napakahalaga sa akin. Ang relo ng papa. Gary, relo ng papa mo? Kala ko hindi mo ako mahal. Mahal kita. Mahal na mahal. Kala ko ba na pag-usapan na natin to? Ha? Friends. Tama ka. Kailangan magpaalam na ako kay Papa. Siguro mas magiging masaya na ako.